Ito pong sinabi ng Panginoong Hesukristo na ito, natatandaan ko nagkagulo yung ibang Kristiyano. As in talaga nagkaroon ng debate sa harapan ko, sa harapan namin. Kami naman nagsabi lang kami ng aming view, pero natutuwa po ako sa Lord, marami na po nakakaintindi. Kasi may isang matandang pastor, nangaral siya, "Abide in me." Sinabi ng Panginoong Hesukristo yan eh. "Abide in me." Yung salitang "abide in me," di ba? Para makapamunga kayo. Ayun ang sinabi. Ang interpretasyon pala ng matandang pastor, "abide in me," parang ikaw ang kikilos at titira ka sa kanya. Kailangan mong pumunta, sabi niya. Kailangan mong kumilos. Kasi pag hindi ka kikilos at mag-a-abide ka, walang mangyayari sa'yo, sa ministry mo. Ganun siya mag-preach, no? And then, there was this grace preacher. Humble lang. Cool lang, cool, kalmado. Sa Singapore po kasi ito nangyari. Then, nandun siya. Sir, sabi niya, yung sinabi po ninyo, yung sa chiner nyo kanina, Jesus simply means abide in me. Yes, sabi niya, kailangan mo mag-abide sa Panginoon. Ganun, ganun, blah, 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 et cetera, et cetera. Maraming alam eh. Oh, fine, matanda na eh. Damatan, masyonda. Tapos, itong grace preacher, "Sir, it simply means you have to be conscious that Jesus lives in you. It's not your action, but the truth that Jesus lives in you." Ano? Kanyang ganun? Nagugulat. Alam niyo po ba, itong gusto ko sabihin, na-observe ko, yung mga masyosyonda, mga may edad na pastor na, nagugulat sila sa mga revelation ng grace. Intindihin po natin mga kababayan, dahil nung panahon nila, hindi nila alam yung revelation ng grace. More on institutional church. Itong matandang ito, institutional church eh. Actually, marami siyang alalay, no? Mga ganun. Minsan sinisigaw-sigawan niya. Hindi magandang pakita niya. Ganun bang nabubuhay? Abide, naka-abide ka kay Christ? Ganun ka? Hello? Taliwas. So, abiding means realizing that Jesus lives in you. It's about Jesus. It's about His action, not yours. Kaya nga grace eh. Pag grace, wala kang ginawa. Pero nandiyan na lahat. Kaya yung mga kumakanta ng "Come Holy Spirit," that's wrong. 100% wrong. Tinatawag mo ang nasa sayo na. Since na born again ka, nandiyan na si Jesus sa'yo, Holy Spirit at ang Ama, ang Father. Ang Trinity ay hindi na magdi-depart sa'yo once you got saved and once you got born again. Tapos, paano mo sabi na na-born again ka? Malamang itong matandang ito na-born again, 1960s o 50s pa siguro. May edad na po. Pero, magpalagay na po natin, 1950s na-born again siya, pumasok na si Jesus sa kanya. Tapos, kailangan niya pang puntahan si Jesus ulit. Ano ito? More on doctrine rather than knowing the person of the Lord. Malungkot po yun. Because yung katotohanan ng pagka naririto ni Jesus, hindi mo binibigyan ng kahalagahan para lang ma-elevate yung paniniwala na kinalakhan mo. It's so sad. It's so sad. Handa pa sila makipag-debate. Ay, sabi ng pastor, if you don't want to accept it, pastor, it's fine, but I'm praying that there will come a time, sabi niya, marirealize mo. If once Jesus is with us, hindi na siya magdi-debate sa atin. Ganun po. So, yan pong gusto ko po sabihin sa inyo. I-analyze natin mabuti. Go back to Jesus. Ano bang ginawa ni Jesus? He invades our lives. He invades our lives nung maborn again tayo. Tapos come Holy Spirit ulit. Pwede magtanong sa inyo, ilang ulit niyo po bang tatawagin ng Holy Spirit? Okay, yun lang po ang tanong ko. Thank you, and Jesus truly loves us all.
Hello. Thank you po.